Meow. So, eto na po tayo mga kasamang ka-raider. Yan. Salamat sa Diyos at nakauwi tayo ng ligtas sa ating 7 oras na biyahe. Actually, 4 na oras lang dapat. Kaya lang tagulan. Tsaka natitirikan ako. Tumirik ako dahil ang baha ay isang ba yung baha dito nakikita ko. Dito at tayo na yung baha. Yan. So, nilusong ko yung mga baha. Yan. Medyo hindi pa lubog yung carburetor natin. Hanggang dito, parang ganito. Pero mabilisan lang tayo nung dumaan tayo ng baha. Siguro mga 4 na ganun. 4 na dito. Kalahati ng gulong. 4 na ganun yung dinana natin baha. So, along the way, 3 beses akong tumirik. At ang tirik na yun ay gawa ng ating basang spark plug. Akala ko napasukan ng tubig, pero unang checkin mo yung spark plug dahil siya yung pinaka-accessible. So tatanggalin kaagad natin yung ating suspecha na napasukan ng tubig yung ating cylinder. Ang unang suspect natin ay nabasa yung high tension wire, kaya nagga-ground yung kuryente papunta sa body dito. Dapat yung kuryente ng high tension wire diretso dun sa tip ng spark plug. So, ito papakita ko sa inyo yung ginawa ko para hindi na ako matirikan. Naging effective naman nung pangatlong beses na ako natirikan, tsaka ginawa ko yun. So, ganyan. Yan. Nilagyan ko ng basahan yan. Kasi dito dumadaan yung tubig. Dito. Nilagyan ko ng basahan. Ito yung pangatlong tirik ko na. Nilagay ko na to dahil nainis na ako. Nung pangalawang tirik ko naman, ito lang nilagay ko. Nilagyan ko yan ng basahan. Yan. Parang di nababasa yung wire yan. Madumi pa. Kasi dito yung high tension wire. Yan. Ito. Nababasa. Daan na tubig yan, papunta doon sa ating high tension wire. So, ganito ginawa ko. Nung nalaman ko, hindi ko pala nalaman, nung suspect ako kaagad na high tension wire ang spark plug, ang ating problema. So, tinanggal ko itong ano man tawag dito, yung pakpak niya, kung ano man tawag nyo dyan. Tapos sumilong ako sa isang lilim, kasi hindi ko mapapatuyo yung spark plug na yan kapag nasa area ako ng malakas yung buhos na ulan, kasi sobrang lakas ng ulan. So yan, ito, punong-puno ng tubig yan, hanggang dito sa babaw. Dito yung dumadaan, no? Yan. So, tatalon yung kuryente from wire up to papunta dito sa ating body. So, ganito, tinanggal ko lang to sa gilid. Tapos, pinatuyo. Tanggal natin. So, pagtanggal ko, dito, basa. Basa yan. Ba't ganito yung camera ko? Wait lang, ha. So, okay na ulit. So, ganyan, no. Pagtanggal ko to, basang basa. Ngayon, tuyo na yan. Dahil effective yung nilagay ko dito. Ay, nilagay kong basa dito. Effective na yan. Pero, nung kasagsagan nung baha, yan, basang basa to. Tapos, bali sa vulcanizing shop ako. Sa vulcanizing shop ako sumilong. Para may compressor dito. Psh, psh, psh. Pagkabuga ng hangin dyan, tuyo ka agad. Dito rin, o. Oh. Ito rin. Yung makita, madilim. Basta ito. Itong gap na yan. May gap dyan. Ito, diba? Yan. Yung gap na yan. Basa din yung tubig yan. So, from wire
tumatalon siya, nagsishort siya papunta sa body. Tapos hinipon ko ng tubig to, hinipon ko ng hangin, tumbutas nito, lumabas yung tubig. So ang problema pala niyan, hindi itong high tension to, hindi ito. So problema pa lang yan, yung drain pala dito, barado, may drain yan dito sa ilalim, tambutyo. Kita nyo ba? Wait lang, hanapin natin yan. So lipat tayo sa kabila. Itong motor ko pala ay Gen 1, Raider Gen 1. Kita nyo ba? Ayun. Wait lang, ayusin ko lang. Oop, yeah. Ayun o. Tama ba yun? Nakikita ko. Uli. Kasi lalim ng tambutyo pala. Makita no. So wait lang, ayusin natin. Yan. Wait lang ha. Yun. Yun. Ito, susulsulin natin yan. Ito. Ayan, butas na yan o. So drain pa lang yan, pag titignan yan dyan sa ilalim ng tambutyo. Sinisipon ako. Ito yung butas dyan, dyan yung drain. Yan, yung butas na yan. Yan ang drain ng ating spark plug dito. Yan yung spark plug na yan, yung butas na yan. So titesting natin yan. Tapos titignan natin kung magdi-drain siya dito. Lalagyan ko yun ng hose. Tapos lalagyan natin tubig. Kunwari ay napasukan siya ng tubig. So atras tayo, kuha tayo ng hose. Tapos sadyain natin lagyan ng tubig yun. Tignan natin kung mag-drain doon. Okay. So kukuha muna ako ng hose. Nanguha ko ng hose. Nanguha ko ng tubig. So sasadyain natin yan. Lalagyan tubig dito, titignan natin kung magdi-drain dyan. Tapos susulin natin. Okay. Susulin natin yan. Huwag kayong mag-rela dahil hanggang spark plug lang yan. Yan. Tignan nyo na lang din dito sa ilalim. Pansinin natin sabay-sabay habang lalagyan ko siya ng tubig. So sobrang haba nitong hose ko, no? Sobrang haba nitong hose. Pero wala na akong ibang available na hose. Nalagay ko na lang ito dito. So di makita dyan kasi tinataas ko para kahit mahaba yung hose natin, yung tubig pupunta dito. Ipo-post ko muna to, tapos papakita ko sa inyo na puno na yung spark plug kasi nagtitipid ako ng memory. Basta pupunin ko ito, papakita ko sa inyo mamaya kung nagli-leak din yan. So yan, puno na. Wait lang.
Ayan. Tinanggal ko na yung hose. Almost isang tabong tubig. So, ayan. Puno na. Makikita nyo may tubig na. Ayan. Hindi siya naubos, no? Ayan, may tubig. Tapos, tignan natin yung drain dito sa ilalim. Kita na ba? Shit. Uy, uy. Dahil lang yung camera ko. Ito ulit tayo. Wala. So, wala siyang tubudo dyan. Yun o, wala. Ang tuyo. Ayan, yung butas na yan. So, kukuha tayo ng alambre. Tapos, susulin natin yan. Okay. Kukuha muna ako. Tipid ng memory. Tipid ng battery. Ayan. So, hindi pala na-record kanina. Hindi pala na-record kanina. Ulitin ko na lang. Pero na... Nasusulpo na yun, ubihin na siya. Lalagyan ko na lang siya na ulit ng tubig. Hindi pala na-record. Ito, alambre yung pinang-susul natin. Nanguha ko. Tapos, sinusul ko yung butas dyan. Tapos nawala na yung tubig dito sa ibabaw. So, lalagyan ulit natin. Titignan nyo na lang dyan. Kung saan siya ihi. So, lalagyan ko na lang tubig to para hindi masyado mahaba. Tapos, papainom ko dun. Lagi ba tubig? Kasi pa rin. Yun. So, doon siya umiihi sa drain na yun. Yun, may tubig. So, nakita nyo parang siya umiihi doon, no? So, okay na yan, good na yan. Hindi tayo may puwan tubig. Basa mo ko. Pag mainit yung makina, may drain, tapos mainit yung makina, hindi na yung maipunan ng tubig. So, tip lang, tip. Bago nyo susulin yan, lagyan nyo muna ng tubig dyan. Yan. Lagyan nyo muna ng tubig yung butas ng spark plug. Yung punong-puno, gaya ng ginawa natin kanina. Tapos, susulin natin yung butas. Para yung tubig, itutulak niya yung putik palabas. Hindi yung susulsulin niya yung putik papasok. So, ganun. Punuin niyo muna to ng tubig. Tapos, susulin. Hindi kasi na-record kanina eh. Kaya, hindi ko na nakaipakita.
So lagyan tubig, tapos susulin ng alambre yung butas para palabas yung tubig, hindi yung putik ang papasok sa loob. So assemble na natin to, good na to. Hindi ko na pupunasan para kunwari ay sumabak ako sa matinding baha. So start ko na to, good na to, dahil nasubukan ko na rin to na nabasa ng spark plug, pero first time ko masusulan yung ilalim. So good na yan. So hiningi ko na mag-like kayo tsaka mag-subscribe sa ating YouTube channel para